Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Kami. Ako? Sige, galit na galit. Nagko-comment ako kahapon. Shout out. Hindi ko na mabasa. Shout out. Yes, mabossing. Kami. Ako? Sige, galit na galit. Nagko-comment ako kahapon. Shout out. Hindi ko na mabasa. Shout out. Yes, mabossing. Yan pong video na napapanood nyo, mga Kaldab, eh trending po. Tama po kayo, hindi po kayo nagkakamali. Yan po ay pinag-uusapan ngayon sa social media. Napakarami pong tao ang nag-comment dito. Hindi lang po isa, kundi milyon na po ang nakapanood dito. Ito yung patunay po sa mga babae na hindi mo po pwedeng, well, sabihin na po natin na ginawa po ito talaga ni Tisoy para kumbaga mapagtanggol niya rin po si Mengay. Siguro mga ka-Aldab, opinion ko lang ito, ha, opinion din po ito ng mga mamis, mga senior. Kaya daw siguro gines ni Labossing yung mga gamer ng kumbaga ng ML para lang puro ipakita ang suporta nila kay Mengay. Kasi sa totoo lang mga ka-Aldab, si Bossing nababasa niya rin yung mga comment na yan, yung mga paninira kay Mengay, yung masasakit na salita. Siguro ito pong ginawa nilang rason para makapagsalita si Tisoy, para maihayag niya yung nararamdaman niya doon sa mga taong naninira po kay Mengay. Mamaya ko po babasahin yan mga Kaldab bago po tayo pumunta. Pag-usapan po muna natin tong video na to. Kasi dito mga Kaldab, eh talagang alam niyo na. Hindi po ba? Hindi ko na po kumbaga gagawan pa ng maraming istorya. Kumbaga kayo na po bahala ang mag-comment dyan sa video na napanood ninyo. Ang sa akin lang mga Kaldab, eh yan po ay panimula ng napakagandang araw o para po sa mga Aldab Nation. Well, puntahan na po natin ang talagang kumbaga maraming tao ang natuwa sa ginawa ni Tisoy. Ito po mga ka-Aldab ang sinabi po ni Alden Richards, kaya nagmarka po. Well, totoo po, nagmarka po ito sa bawal judgmental sa segment po ng Itbulaga. Napakarami pong tao ang natuwa. Ito po mga ka-Aldab ang sinabi ni Tisoy. Medyo pasensya na po kayo kasi English to, baka alam nyo naman hindi tayo Amerikano mga ka-Aldab. Sinabi po raw dito ni Tisoy na there should be no discrimination among female online gamers and look into the same manner as how online gamers see their fellow. Ito mga ka-Aldab, eh mabigat na salita o sabihin na natin tatago sa mga puso ng mga gamer. Kasi sa totoo lang mga ka-Aldab, hindi ko naman po nilalahat. Yung karamihan po ng gamer, mayayaman yan mga ka-Aldab. May mga pinag-aralan. Kasi, kumbaga, sabi ko nga po, hindi ko nilalahat. Ang mga ginagamit po nila, eh, matataas po na mga computer, cellphone, hindi po kaya bilhin ng mga ordinaryong Pilipino lang. Lalong-lalo na po kapag gagamit ka ng cellphone, unang-una malag na agad kapag pipitsugin lang yung cellphone na hindi siya bababa sa 10K. Hindi po ba? Ibig sabihin lang nito mga ka-Aldab na kapag ipon sila, nakabili sila, hindi mo naman pwedeng, well, masakit po na salita pero wag naman po magalit yung mga masasabi ko to. Halimbawa lang po mga ka-Aldab, kumbaga kung isa po kayong nagtitinda lang ng taho,
makakabili po ba kayo ng cellphone na pang-gaming? Kung isa lang po kayong nagbabasurero at nagtitinda sa palengke, makakabili po ba kayo ng worth 12,000 na cellphone? Well, mga ka-Aldab, hindi ko naman po sa minamaliit ang karamihan. Ang sinasabi ko lang po at ang pinupunto ko rito, yung mga gamer po talaga, eh karamihan po talaga may mga pinag-aralan din. Kumbaga, may mga kaya sabihin na natin, kasi pag nag-live streaming po kayo, malaking budget po yan, lalo na po pag setup ng mga computer. At siyempre, sa mga talagang masasabi nating magagaling, hindi po ba? Well, correct me na lang po. Sabi ko nga po lagi, correct me na lang if I'm wrong. Kung sa tingin nyong hindi din maganda yung mga sinasabi ko. Kasi mga ka-Aldab, dito po kasi sa sinabi ni Tisoy, marami pong tao ang sumaludo sa kanya. Kasi lalo na po yung mga babaeng gamer na talagang, kumbaga, may discrimination po talaga. Mga ka-Aldab, hindi po talaga mawawala yan. Hindi po ako gamer ng online, kumbaga naglalaro rin, kaya lang hindi po talaga ako totally na nakatutok dyan, paminsan-minsan na lang, kumbaga mga ka-Aldab. Ito po yung patunay na isa sa napagtanggol o pinagtanggol ni Tisoy, walang iba mga ka-Aldab kundi si Mengay. Kaya nga po nakakatuwa po nung mabasa ko ito at makita ko sa social media na nag-trending na po talaga siya sa Twitter. Grabe, hindi po ba? Ganyan po karami ang mga taong kumbaga nakisimpatya kay Tisoy sa mga sinabi niya. Ibig sabihin niya mga ka-Aldab, hindi lang po pala si Mengay ang mga tinatamaan. Kumbaga marami lang, marami rin po. Hindi po ba? Sa pamamagitan po lang ni Tisoy, namulat po sila na talagang kailangan pong respeto. Hindi po ba? Although sabihin na natin mga karamihan sa kanila nagka-trust talk, depende na lang po. Hindi po ba kung yung kalaban mo naman po isang kumbaga hindi naman pangit yung pinapakita sa'yo, sports naman ang laro niya, hindi po ba? Huwag mong gagawin, hindi po ba? Maliban lang, well, hindi po sinasabi huwag kayong kumbaga, kasi mahirap ngayon magsalita mga ka-Aldab, lalong-lalo na po sa part na yan na talaga naman pong nerespeto. Ibig sabihin lang yan mga ka-Aldab, siguro sa susunod na live stream po ni Tisoy, diyan malalaman natin kung nagbago nga po ba talaga yung mga taong napagsabihan na o yung sabihin na natin na nakaramdam na ng mga kumbaga tinablan yung mga puso nila, hindi po ba? Well, punta naman po tayo sa ating pinaka last update. Yan po yung eksena na talagang napakarami pong natuwa na kung saan po naghabulan pa o hinabol pa talaga ni Mengay si Tisoy. Alam nyo mga ka-Aldab, napakarami pong comment ang nakuha ko rito sa video na to. At ang sinasabi nga po nila, kung naandyan lang po talaga tayo sa APT Studio, siguro katakot-takot na napakaraming ebidensya at resibo, lalo na po yung mga picture na talagang makikita mo yung tunay na galawan ng dalawa. Makikita mo, hindi lang po sa cameraman, kasi karamihan po mga ka-Aldab, hindi lahat nakukuha. Hindi po katulad ng dati kapag yung dalawa nasa APT Studio, napakarami po natin video nakukuha. Napakaraming photos po natin nakukuha galing po sa dalawa. Kaya nga, marami pong mga mamis ang nagtatanong, kailan nga po ba talaga makakapunta at makikita sa APT Studio? Sabi ko nga po sa inyo mga ka-Aldab, kung natapos lang po talaga ang pandemic na to at napunta po tayo sa MDCQ, malamang po pwede na. Kasi kumbaga mga ka-Aldab, unti-unti na. Pero salamat na rin po tayo kahit papano yung mga simbahan, marami na rin pong kumbaga 10% na po pinapapasok nila. Kaya nga po, ibig sabihin lang yan mga ka-Aldab, malapit na po. Hindi ko man lang kayo pinapaasa, ibig kong sabihin may kumbaga pupwede na siguro, kumbaga malapit na
inaantay na lang yung kung anong gagawin ng Itbulaga para lang po may mga manood sa Itbulaga. Yan po yung aantabayanan nyo dito sa channel natin. Uulitin ko mga Kaaldab, sa Facebook page po natin na My Destiny's Vlog, subscribe po kayo dyan, like nyo at ipalo ang Facebook page natin para po sa mga True Blooded Aldab Nation. Nandiyan po lahat ang mga video na simula umpisa nila Mengay at Isoy, mapapanood nyo dyan. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.